Later. The next day. Almost 1 hour na biyahe galing Mati. Okay, tumigil kami dito sa may welcome arc. Yan dito sa Tarragona. And dito na raw yung entrance to Mount Mambutig. So may nakausap lang kami isang local guide dito na sasama sa amin sa pag-akyat. Sakla yung guide namin na sila lang. Magbabayad kami ng entrance fee na 100 pesos. Ito na 100. Dalawa kami, kuya. Salamat. Yung sa kanya? Libre sa kanya. Ah, okay. Parang first 5 minutes ng hike namin. So far, napakaganda na ng view sa background. And makikita natin, napakalawak na coconut plantation. Kailan nagbukas itong Mambutig? Parang bago lang, no? Ano? Matagal na rin. Ato hindi na yun din. Tumigil lang dahil, ano? Natawag doon? Pandemic. Bali yung sinabi mo kanina, pag gusto mo, gusto ng sunrise, dapat alas 4. Yun yung oras ng pag-akyat na. Kung sunrise. Parang medyo huli pala kami, alas 6 na. First 10 minutes ng hike namin. Yun, makikita na yung pupuntahan namin. Yung Everest Mount Mambutig. So kung dadaan lang tayo sa mga ridges na to para mapuntahan yung bundok na yun. Tiis na lang. Mukhang malapit na si Mount Mambutig. Yan,
makikita ulit natin itong left side ng trail pagpaakyat ng Mount Mambutig. Nakikita natin yung napakalawak na taniman ng nyog dito sa parang boundary na yata yan ng Mati at saka Tarragona. Tabao Oriental, may 42nd province na napuntahan dito sa Pilipinas. Yan, kung mapapansin natin, yan, medyo may mga bahagi ng trail na medyo maputik. Sasabi nila lang yung dumadaan daw dito ay mga kalabaw. Minutes galing dun sa welcome arch ng Mati. Yan, mukhang pababa na naman yung trail. So far, yung trail natin is akyat baba. Pero yung difficulty, easy to average pa lang naman. Yun, almost 1 hour. Galing dun sa main road. Kitang-kita na natin yung tok-tok ni Mount Mambutig. So kung bibilisan pa natin, so I think saktong-sakto yung isang oras. Okay, so may mga naunang hikers, maaga raw silang makyat. Again, so welcome to Mount Mambutig. And ito yung trail na dinaanan natin kanina, yung mga ridges na yan, si Babo ng mga ridges na yan. Final assault. Pumunta sa pinakatuktok ni Mount Mambutig. Matindi rin yung slope na to. Nasa 60 to 70 degrees. And so parang sa entire hike, ito yung pinakamahirap. And bago marating yung tuktok. So far, sulit. Sulit na sulit yung pagpunta dito sa ganda ng scenery.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Nakarating kami dito sa tuktok ng Mount Mambutig, exactly 7 o'clock. Ayun pala yung guide ko, si Lalang. Lalang! And then kasama natin si Sir Ben. So 1 hour from the main road sa highway bago marating ito. So recommended rin ito sa mga beginners. Though siguro slower pace siguro. Pero so far, yung difficulty is easy to average. So, kayang-kaya ito ng mga beginners. Then, ito yung scenery. Yan, sobrang sulit yung pag-akyat or pagpunta dito sa Mount Mambutig. And again, I think ito yung part ng mat. Yan, after 1 hour na tambay sa taas, and it's time to go down. Yan, so far, great experience, amazing sceneries dito sa Mount Mambutig. Yan, sa mga nagbabalak na akyatin ang Mount Mambutig or Mambutig Peak, magbaon tayo ng at least 1 siguro, okay na yung 1 liter of water. Dahil medyo may kainitan yung trail dito, so importante na may tubig tayo. May mga nagsangasangang trail dito sa ayan, papuntang Mount Mambutig o Mambutig Peak. Kaya very important na kumuha tayo ng local guide para hindi tayo maligaw. Yes, noong 2022, nag-Mount Apo na ako. Yan, 40 minutes galing sa peak of Mambutig. Nakarating na kami dito sa main road. So highly recommended siya for a short hike or a day hike. Again, open for beginners. So kailangan lang ng konting preparation siguro. Again, sa mga pupunta dito, yan, hanapin lang si Lalang. Yan, hanapin lang siya. Pwede siya ang kunin as guide. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.